Siyempre nga naman, kaya nga tayo nagtatrabaho para sumahod at the same time makakain, makabayad ng mga kuryente, tubig natin, rental, yan, pamasahe, whatsoever, at kung may utang ka, eh talagang needed natin mabayaran yon at para makaulit tayo. Mga kaswisi, so nagbabalik po ako ulit sa aking YouTube channel. So nandito na naman po tayo sa ating episode for today. So before that, ako po yung nagpapasalamat kasi nagkaroon na ako ng time para gumawa ng video na to. Itong video na to ay para sa mga employees na curious at nagtataka at the same time problemado. Kasi nga, nade-delay ang sahod at the same time, nahuhold ang sahod. Depende yan sa sitwasyon. Kaya yun. So, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa sahod. So, bakit nga ba nahuhold at nade-delay ang sahod ng isang employee? So, maraming reasons kung bakit tayo nade-delay ang sahod or nahuhold ang sahod. Siyempre nga naman, kaya nga tayo nagtatrabaho para sumahod at the same time makakain, makabayad ng mga kuryente, tubig natin, rental, yan, pamasahe, whatsoever, at kung may utang ka, eh talagang needed natin mabayaran yon at para makaulit tayo. Kaya yon. So, ang mga reasons kung bakit nahuhold ang sahod ay nandahil sa violations. Kasi usually, ang mga ang company natin, nakaka-receive yan ng mga letter galing sa mga department stores na pinagtatrabahuhan natin. So, nakakatanggap sila ng letters in regard sa violation na ginawa mo. So, as usual, pag nangyari yon, needed mong mag-report sa opisina, magre-report ka, patatawag ka, then magre-report ka. Tapos, pagdating mo doon, explain mo kung bakit ka nakagawa ng ganun na violations. Siyempre, kasama yan sa kontrata na pinirmahan mo. Yun. So, sa susunod na dahilan kung bakit nahuhold ang sahod natin ay dahil sa attendance. Siyempre, sa attendance, mas importante yon sa lahat. Siyempre, kaya ka nga nila hinard para may tao ang area natin at ayaw nila mawala ng tao. Kung day off mo, so needed mong mag-day off or rest day na tinatawag. So, mahigpit sila pagdating sa arrival sa mga late ito. Mas mahigpit sila sa arrivals kaysa sa lunch and coffee breaks. Kasi sa lunch and coffee break, kasi nandun ka na sa loob eh. Pwede mong habulin yun, kaya mong habulin yun. Kung kinakailangan tumakbo ka na Spider-Man o something like that, kaya mong habulin yun. Hindi katulad ng arrival, syempre, minsan nata-traffic tayo. The same time, nalilate tayo ng gising. Ganun. So, parang ang hirap habulin. Pero depende yon sa diskarte mo kung paano mo nga siya hahabulin para hindi ka malate. Usually, sa mga company, talagang nalilate sa mga late at absence sila mahigpit. Ganun. Kasi may ibang company na absent ka lang ng isang araw, kinabukasan, hindi ka kagad papasok. Kailangan mo mag-report sa opisina at humingi ng ng permit na makapasok ka. May ganun. Sa previous ko na trabaho, ganun eh. So, depende yan sa company kasi may kanya-kanyang rules kasi. At depende yan sa kontrata na pinirmahan mo between you at saka ng company. Ayan. Next na dahilan kung bakit nahuhold ang sahod natin, mga kaswisi, ay dahil nagkaroon ka ng immediately resignation. Nag-immediate resign ka na without prior notice sa kanila. Kasi kailangan talaga nilang i-hold yun, yung sahod mo, lalo na kapag may posisyon ka sa kumpanya nila. Needed nilang i-hold yun. Unang-una kasi walang inventory na nagaganap or hindi ka nag-inform na magre-resign ka, ganun. Kumbaga parang nabastos mo sila. Yun yung dating sa kanila. I'm not saying na pinagtatanggol ko sila whatsoever. Kasi ang binibase kasi natin dito ay sa papel.
which is kontrata. Kaya nga tayo may kontrata eh. May laban sila doon kasi nag-resign ka na hindi ka nagpasabi, 'di ba? Maliban sana kung nagsabi ka na maaga, at the same time makapag-prepare sila kung sino yung papalit sa iyo. The same time makapaghanda din para makapag schedule for inventory kung ano yung items na hawak mo. So needed mo siyang needed ka mag-inventory talaga para doon. Kasi kailangan mo talagang gawin yun. Kahit masakit man sa kalooban mo na na-hold yung sahod mo, wala eh, ganun talaga. Ang masaklap niyan, di natin masabi kung kailan nila ibibigay. Or maybe, baka madedak yung mga losses. Yun yung masaklap. Eh baka wala ka nang makuha. Diba? So, dapat talaga na makipag-communicate tayo sa mga superiors natin, mga roving coordinators natin, lalo na sa opisina, para nalalaman nila na ganito na pala yung plano mo, ito na pala yung gusto mong mangyari, gusto mong lumevel up ng career, ganun. May iba yung routine mo sa araw-araw. Siyempre, lahat naman tayo gusto umangat eh. Diba? So, kailangan natin gawin yun. Kaya yun. At meron pa tayong dahilan kung bakit tayo nahuhold ng sahod. Hindi tayo nag-i-inform. Baka may problema tayo. May problema tayo sa area natin. Ganun. Usually, sa mga problemang ganyan, mga losses eh. Kadalasan yan, ganun. So, needed tayo mag-ingat. Talagang i-monitor natin mabuti yung mga items natin. Kasi kasama pa rin yan sa kontrata na pinirmahan natin. At sa mga baguhan, yun, kailangan yung basahin na mabuti. Kasi kayo din ang ano dyan eh. Kayo ang magiging kawawa dyan. Ang ending niya, sasama lang din ang loob natin. Kasi nga, pinagtrabahuhan natin yung araw na ano, the same time, i-hold lang pala yung sahod natin. So, napepending din yung mga babayaran natin, yung mga utang natin. Diba? Lalo lang tayo nababaon sa utang. Ayan. Ako ano, itong vlog na to, gusto ko lang maliwanagan tayo lahat na kaya nangyayari ito sa atin. Kasi minsan din kasi tayo din ay may problema. Kaya yun. Siyempre, ano man yung mga reasons natin, ganun talaga. Ano man ang sitwasyon natin, senaryo natin, dapat mag-inform pa rin tayo. Yun yung the best talaga. Para sa akin na. Ito yung opinion ko lamang. Nasa sa inyo pa rin yun. Kasi hindi ko naman hawak ang utak ng bawat isa sa atin. Diba? Ako, sinishare ko lang para sa kaalaman na rin. Tips and ideas na rin, mga kaswisi. Ayan, so may kopya na naman. May kopya na naman tayo. Ayan. So, dito na tayo sa pangalawang issue natin, yung nade-delay ang sahod. So, natapos na natin yung kung bakit nga naman nahuhold yung sahod. So, dito na tayo sa delay ang sahod. So, ang mga reasons kung bakit nade-delay ang sahod ay problema usually sa accounting. So, usually accounting naman talaga ang may problema dyan, usually. Maraming dahilan sila eh. Either may problema sa bangko, ganun, na nahuli ng paglagay ng pag-transfer ng funds. Kasi bank to bank yan eh. Kumbaga, problema na ng accounting yun. Kumbaga, hawak na nila yun kung tutusin. So, nagkakaroon ng problema in terms sa ganun, sa pag-transfer ng pera. Either umabot sila sa deadline, sa cut-off. So, maghihintay tayo ng ilang days or weeks bago tayo makasahod. Diba? Kasi tayo nag-expect tayo na gantong araw, makakasahod na tayo eh. Diba? May times naman na maaga sila magpasahod. So, depende yun sa cut-off ninyo. Sa mga pinapasok natin araw-araw, may mga cut-off yan sa loob ng isang buwan. Dalawang beses tayo nagkakaroon ng cut-off dyan. Tapos, may pondo tayo ng mga ilang araw. The same time, pagdating ng araw na yun, so sasahod ka na. So, may pondo ka na naman na ilang araw. So, sasahuri mo na naman yun sa next cut-off. Sa next sahod ninyo. Ayan. Meron kasing 15:30, 31, meron ding 5:20. So, ibig sabihin nun, 5:20, yan yung mga araw na sasahod kayo.
Tapos may cut-off sila. Yung papasukin mo ng 1 to 30 o 1 to 15, sasahurin mo ng 20. So may pondo kang 5 araw. So sa ano naman, yung papasukin mo ng 15 to 30 or 31, sasahurin mo ng 5. Mga ganun. Usually ganun. So depende yan sa company. Kasi i-explain naman yan sa inyo eh. Yun. Next naman sa messenger. Kasi ang lahat ng company na pinapasukan natin, may mga ano yan, may mga officers sila, lalo na ang messenger na maghahatid ng mga kung ano-ano, lalo na pagdating sa mga permits. Yan. Kung pupunta siya sa mga malls na needed niyang kunin yung mga ganitong dokumento, something like that. So may messenger. Yan. Depende rin kasi sa messenger, kailangan kasi may mga inuuna rin siya. Meron din siyang pinapriority. Minsan kasi nade-delay. So, problema pa rin ng accounting yun. Yun, la, yun. Tapos, sa susunod na issue pa rin ng pagiging delay ang sahod, eh yung pagbibigay ng sales update monthly. Kasi kung minsan kasi, hindi nakikita kung magkano yung naging benta ng branch na to, yung overall ng ano. Kumbaga parang hindi nila nakikita kung magkano yung kinita ng kumpanya. Syempre nga naman, mahirap nga naman kasi yung ganun. Kasi may ibang may-ari na sigurista siya. Yun. Sigurista siya. Then, yun. Kailangan niya makita yung, ano, kailangan niya makita yung computation ng lahat ng, ano, lahat ng sales ng iba't ibang branch. So, depende pa rin yun. So, lahat yun, actually, itong ina-explain ko sa inyo ay problema ito ng accounting. So, sa accounting ang may problema. Yan, yun yung mga usually dahilan kung bakit nade-delay ang mga sahod natin. Pero ano naman eh, makakasahod ka pa rin. Yun nga lang, delay nga lang ng ilang days. Days or weeks, depende yun. Eh, kung na-debit ka pa, yari na yun. Oh, no! So, yun. Yun yung mga ano, yun yung mga reasons kung bakit nagkakaroon tayo ng problema in regards sa sahod natin. So, yun. Ito yung mga tips ko sa inyo, mga kaswisi. Before po tayo ma-deploy sa trabaho, kailangan buwang loob natin. At the same time, may pondo kang pera para hindi kayong utang dito, utang doon. Ayan. Kasi ganun din eh, pag sasahod ka, napupunta lang sa utang. Parang rotation lang din. Kakain ka, tapos pag wala ka ng pera, mangungutang ka. Diba? So, before tayo magkaroon ng trabaho, or natanggap ka na sa trabaho, gusto mo na mag-start, syempre kahit naman sino, mga kaswisi. So, sundin natin yung rules and regulations ng kumpanya para hindi tayo magkaroon ng problema, mga kaswisi. Kasi maganda pa rin yung sumusunod kasi tayo sa rules nila. Although mahirap, pero gawin din nating madali, kahit mahirap. Kasi ganun talaga eh. Kasi mahirap yung may problema, magkakaroon ka ng problema. The same time sa mga superiors natin, sa mga kasamahan natin. Lalo na sa attendance, sa mga lates. Yan, mahalaga yan sa kanila, mga kaswisi. Yan, yung mga time management na yan, kailangan panatilihin mong perfect attendance ka. Yun. Kasi may ibang company na nagbibigay ng ano eh, parang recognition, ganun. Parang ganun. Nagbibigay sila ng certificate na hindi ka late ng ganitong, wala kang late, wala kang absent ng ganitong buwan, ganun. Parang nakaka-touch, di ba? Parang very inspirable at the same time, determinado ka na gawin yung work mo. Kasi nga, na-appreciate nila yung mga nagagawa mo. Ayan. Sa mga cashier naman, mga kaswisi, iwasan nyo ang ma-short. Kasi talagang, ano ito eh, mga kaswisi. Yung sahod mo, imbis na buo, eh nagiging kalahati na lang. Baka 1,000 na lang makukuha mo. Kasi nga, nandahil sa mga shorts, violations na rin, diba? Magiging pangit ang record mo, diba? Same lang din sa attendance. Sa mga ayan, attendance, leaves, absence. Naka-record yan sa kanila. So, may HR kasi na nagmo-monitor ng mga empleyado kung sino talaga yung masisipag at kung sino yung hindi. Yan. Tapos may mga rubing coordinators din na nagmo-monitor.
Diba? Yan yung isa yan sa mga factors na papatawag ka. At the same time, i-hold yung sahod mo. Siyempre, gusto mo ba yun? Siyempre, hindi, diba? Kaya, kung pipirma tayo ng, ano, ng kontrata, mga kaswisi, basahin mo mabuti. Bawat words na mababasa mo doon, intindihin mong mabuti. Hindi yung basta pirma ka lang ng pirma. So, intindihin mong mabuti. Kung kinakailangan picturean, sige, gawin natin. Kung pwede. Alam ko, sa time ko, pwede. Nung nagtrabaho ako sa pinicturean ko yun eh. Yung kontrata na yun. Tapos, syempre, gawin mo pa rin yung nararapat. Kasi, kaya ka nga nila tinanggap. Kasi napasa mo lahat. Yung interviews, exams, di ba? Kumbaga, naghirap tayo sa ganun. Lahat naman ng empleyado, lahat ng aplikante dumadaan sa ganun. Kumbaga, ito na yung opportunity mo para, gawin yung nararapat. Ayan. Saka, always na lang tayong sumunod sa protocol ng kumpanya at the same time, doon sa store or branch na pagtatrabahuhan natin. So, dalawang rules yan. Magkaiba yun. Siyempre, kung nagkaroon ka ng violation sa storm nyo, papasa yan sa opisina ninyo. So, doble yon. May record ka na sa branch na pinagdutihan mo, may record ka rin sa opisina. Diba? Kaya yon. Kaya dyan nagko-cause yung nahuhold yung sahod. Yan. So ako, naintindihan ko yung mga sitwasyon natin na kaya nga tayo nagtrabaho para kumita ng pera. O naintindihan ko na, syempre, masama loob natin kasi pinagpagura natin yun. Diba? Yung effort na pataasin yung benta, yung effort na ginawa mo lahat, tapos parang feeling natin hindi worth it sa kanila, sa kumpanya. Yung feeling na ganun, kumbaga parang nauwi na lang sa wala. Ganun. Kasi ang mga kumpanya, mga kaswisi, hindi nila nakikita yan. Hindi nila yan nakikita. Unless, kung talagang nakikita nilang masipag ka, depende pa rin. Para sa akin, alam ko naman na deserve nating lahat na magkaroon ng permanenteng trabaho. Kaya lang kasi, depende yan sa pakikisama mo at the same time, yung sa attendance performance mo. Kaya ganun. Kaya tayo nagkakaroon ng problema. Ayan. So, ito na naman po tayo. Natapos na naman po ang ating episode for today. Ayan. So, please like and subscribe my channel for more videos. Ayan. So, itong video na to ay para sa ating lahat na willing na malaman kung ano talaga dahilan kung bakit nade-delay at na-hold yung sahod natin mga kaswisi. Hanggang sa muli mga kaswisi. Thank you.